Yo, what's up mga paddy? So ngayon, no, dito tayo sa Tagapong, kasama natin si Kuya Mick! Yan, sa kanila po yung motor na i-review natin ngayon. So yun mga paddy, ito nasa harap natin, Miyu Gear 125. Kakakuha lang nito at ang odo niya is 369 pa lamang. So yun mga paddy, simulan natin silipin to. Umpisahan natin dito sa kanyang gauge. So sa kanyang gauge mga paddy is analog pa rin yung kanyang gauge. Hindi siya digital. Nandito is yung kanyang speedometer, syempre saka yung odometer. And pag binuhay natin yung susi, naka-hazard pa siya. So may hazard to mga paddy, so patayin muna natin. Yung mga unang nag-flash, ayan, check engine saka eco. High beam, tapos syempre yung hazard. And wala siyang stop and start system kasi nga standard version to mga paddy. Yung mga switch dito is yung ilaw, yung high and low beam, tapos signal light and busina. Pakinggan natin yung busina par. And dito sa right side naman meron tayong hazard. So built in na tong hazard niya mga paddy, hindi nyo na kailangan magpakabit o magpakalikot sa mga shop. And nandito na siya pag binili nyo. And syempre yung ating ignition. And dito sa kanyang bandang baba meron tayong side pocket. Isa lang siya, wala dito sa may kabila, dito lang. Medyo malalim, try natin to. Samsung, malalim naman. And meron siyang power outlet dito. Bibili nyo na lang to ng USB, parang yun sa mga auto, para makapag-charge kayo. Meron din siya ditong hook na napopold, nakakaiba. So sa mga MIUI na luma natin, sa mga sporty, yung kanyang hook is intact lang, hindi siya napopold. So dito napopold, ayan o. Tapos yung kanyang dibdib, ito medyo flat siya, hindi siya paumbok na ganun tulad sa mga ibang MIO na kapatid nito. Maluwag naman yung kanyang gulay board and meron din siyang hook dito sa may kabila. Ayan, dito. Kung mapapansin nyo, no, medyo paangat yung dito. Ang purpose naman ito is para sa paa mo. Hindi lang siya lagi nandito, pwede din dito. Pagka racing mode ka, no, ayan, pwede kang pumatong ng paa dito. And makikita nyo dito, merong maliit yan. Tapos meron tayo ditong plastic na itim na parang hard plastic. So ito ginawa to, alam ko, para sa mga ano, yung mga motorista na may angkas na bata, panghatid sa school. Kasi pag dito hindi abot ng bata yung foot peg ng back ride, ang mangyayari dito tatapak yung bata. Since matigas to, yung paanong bata is hindi niya magagasgas tong kaha. Ginawa talaga ng Yamaha na ganito yung design nito para sa mga daily commuter, yan, pamalengke, pansundo ng bata. And kung makikita nyo pa dito sa ilalim mga paddy, meron siyang engraved side protection. Parang matigas yung ano niya dito eh. Matigas yung plastic niya dito. Iba yung material na ginamit. Pandaragan talaga tong motor na to mga paddy. No? Siyempre mga paddy, yung kanyang side stand, meron tong kill switch. Lahat naman ng mga motor ngayon is meron ng ganon for safety purposes, para sa mga ulyaneng katulad ko nakakalimot na kabukas pa yung side stand nila. Diba? So yung mga paddy, yung engine nito is 124cc single overhead cam. Air-cooled lang siya mga paddy. Hindi pa tayo radiator. Yun ang hinihiling ko sa Yamaha kasi dati meron silang 125 na deradiator, yung MXI ba yun? MSI. Ewan ko ngayon bakit ayaw nilang lagyan ng radiator, no? Di rin natin alam kung bakit. Pero mas better siguro kung naka-liquid cooled o meron ng radiator yung mga 125 nila, para panabay na rin sa mga kalaban nila sa merkado tulad ng Honda Click, no? And syempre para walang lata sa long ride mga paddy. So yun, dumako naman tayo sa kanyang tires. Ang kanyang tires sa front, nagsusukat ng 8080x14. So 14 dito and tubeless to mga paddy. Sa likod naman, ang sukat ng kanyang tire ay 100x70x14. So medyo mataba. Mataba yung kanyang tire sa likod. And yung mag, syempre same brand sa mga MIUI, sa mga sporty natin. And yung brand na ginamit dito is Dunlop harap likod. So alam naman natin, Dunlop par, pamalakasan niya. Pwede ka muna magpalit ng ibang brand, is okay na okay to mga paddy. So yung kanyang grips mga paddy, yan typical. Ito naman yung ginagamit ng Yamaha sa lahat ng kanilang mga motorcycle na nagamit ko, no. Hindi pa ako nakagamit ng big bike, ewan ko kung ganito din yung mga handle grips na ginagamit nila doon. Pero dito same lang nung nasa NMAX natin. And meron siyang bar end na plastic. Sa side mirror naman mga paddy, ganun na ganun. But then sa mga typical na Yamaha, mabibili mo ganito yung mga side mirror na gamit nila. Yan, dahon, kitang kita naman yun nasa likod, saktong sakto. Kaya mga paddy, front shock nito is telescopic fork. Disc brake po tayo sa unahan and non-ABS. And sa likod mga paddy is drum brake tayo mga paddy, no? And kung bago ka sa motor, yung susian nito mga paddy is ganun pa rin. Typical lang, walang kahassle-hassle. Ayan, lock, ipupush mo. Siyempre liko mo muna yung manibela. Lalak mo na yan. Ayan. And napansin ko pala mga paddy, yung paint nito is parang yung icon gray ng NMAX. Ayan o. Pero parang mas maganda yung pagka ano nito, pagka paint ah.
Kasi yung sa Nmax parang ang bilis ma-chips nun eh, kaya pinaglossy ko yun eh. Tapos meron lang siya ditong sa gilid na Mio gear na nakalagay. And syempre dito sa kanyang harapan is merong emblem ng gear. And yung mga padi, yung CVT niya dito is medyo iba compare sa mga Mio I, yan yung mga Mio Soul natin. Yung korte na niya dito is parang box type na yung dati nga na yan. Maliit lang yung air box niya ito. Then yung CVT niya is ito sa gilid. And meron din tayong kicker mga padi. And sa likod, syempre, ito yung suspension natin. Typical na din. Ito din yung mga nakikita ko sa mga Mio na motor. So, ganito to. 300mm na suspension sa likod. And yung kanyang tapalodi, yan. Yung tapalodi niya is kamukha ng sa Mio I125. Gantong-ganto yung tapalodi na. And meron siya ditong reflector. And yung kanyang taillight, ito yung kakaiba. Para siyang pa-letter B. Ayan o. Para maangas. Tapos yung mga ilaw nito is bulb type all the way dito sa kanyang taillight. Sa unahan naman, ito dito LED tong headlight niya and yung kanya park light dito is bulb type. Yung kanyang mga signal lights mga padi nandito sa ilalim. Ayan, parang sa Nmax at Aerox. Ayan, pag nasa gilid nakatago. Oh. 'Di ba parang Nmax Aerox yung dati nga nasa ilalim ng ano ng kaha. So dito meron lang tayong logo ng Yamaha. Ayan, parang sa Nmax. Yung plastic niya mga padi, iba yung texture. Tapos meron siya dito mga guhit-guhit. Yan, nakikita niyo ba? Ang tingin ko talaga dito sa motor na to is pangbaragan. Alam mo yung mga pangdarag na motor, pwede to sa mga bumbay eh, mga spoolan magmaneho, yung bitbitan. And sabi ng may-ari mga padi, matagtag daw tong motor na to. So, hindi naman ako maninibago doon kasi nga pangdaragang motor to and kailangan medyo stiff yung ano, yung kanyang suspensions. Yung grabber naman niya ito, medyo kakaiba din, wala siyang kapareha sa mga kapatid niya. Tapos dito yung kanyang seat, meron siyang stitches na white. Maganda lang din yung texture, parang sa Aerox eh. Silipin naman natin yung compartment. Kaya mga padi, yung fuel tank niya is nandito sa ilalim. Capacity nito is 4.2 liters. At ang average fuel consumption nitong motor na to, sabi ni Yamaha, 50 kilometers per liter. Ito yung kanyang compartment. Malalim siya tol. Try natin sapatos check. Ayan. Size 9. Kasha yan. Luwag pa. Laki din pre. Hindi ko lang alam kung ilang liters tong under seat compartment niya. Pero comment kayo dyan kung alam nyo ano. Yung sa mga nakatropang gear dyan. Tapos dito merong helmet hook na dalawa. And yung likod ng kanyang upuan, nandito yung lagay ng screw na libre. Wala siyang libreng ano no, pang spark plug. Yun, wala siyang libreng spark plug. Siguro dito nakalagay yun. Ewan ko, siguro tinatanggal na. Yan, may mga guhit-guhit po. So, base sa research ko mga padi, ang inda ng mga may-ari ng gear is yung headlight niya medyo mahina daw. Nilalaman ng dilim pag sa gabi. Dagdag na lang kayo ng mga ilaw dito na mga maliliit na meron switch para naman hindi kayo hassle sa kalsada. Hindi kayo madiliman, no? Hindi ko pala nilaw yung ilaw, no? Makita ko sa inyo ano itsura. Ayan. Ah, may ilaw yung taas na part doon. Parang Nmax na maliit eh, no? Yung mukha. Nmax B1. Tapos pag naka-high. Hi! Ayan, meron na ring ilaw yung ilalim. So, sa taas naman itong motor na to, hindi naman sobrang mataas. 5'6 yung height ko and lapat lang yung paa ko, par. So yung mga padi, yung presyo nito Mio Gear 125 na standard is ranging siya ng 78,200 and doon naman sa S version yung may stop and start system 83,200. So conforme pa yun kung nasang kang lugar, punta na lang kayo sa mga malapit na Yamaha sa inyo and tanong nyo na lang kung magkano, no? And yung mga available colors nito, i-flash ko na lang dyan sa screen, marami tong kulay. May gusto pa akong kulay nito, yung kulay kape. And syempre mga padi, nalimutan ko pala i-mention, meron din tong ano, handbrake, ayan dito sa likod. I-press mo lang siya tapos pindutin mo tong bilog is yan, naka-handbrake na yan. Di na iikot yung gulong sa likod. Yung pipe niya ito, napansin ko pala medyo ang kulit nitong ano tip. Ayun, ang patabingi paganto dito. Siguro para hindi matalsigan sa mukha yung ano, pressure ng nilalabas ng exhaust. Ayan, meron kasing pressure yun eh. Hindi rekta dito sa nasa likod mo. Ginawa nilang nakaslant. Ayan, paslant. Pagilid. Press sa height ko na 5'6 mga padi. Hindi naman siya masikip. Wala naman dumadagger sa tuhod ko na sumasabit dito. Mio I125 kasi meron siya ditong parang palikpik eh. So yun, nasabit yung tuhod ko doon. Dito wala, free. Ayan. Ah, ito pala. Nasabit yung tuhod ko dito sa bulsa. Ito. Pero kailangan mo na umusod palikod. Yan. Para hindi na sumabit. Yan, ikot tayo dito sa anilang subdivision. Ay, malakas. Yung brakes niya naman, okay naman mga padi. Rinig nyo ba yung makina? Matagtag nga, no? O matigas lang yung goma. Feeling ko kasyang-kasya to sa mga ano, sa mga traffic sa labas. Try natin labas. Echo. Ayan, naka-echo siya kasi mabagal tayo. Siguro mga 60 mo, wala na yung echo nito. Lalakas na siya ang lamo ng gasolina. Hindi naman sobrang lakas na mararamdaman mong talagang parang sa Mio Sporty. Sakto lang. So, labas tayo dito. Ay, putang na mo. Sorry po.
Putang ina, nabusinahan ko si Far ng one time. Overtake check. Gaan Par, gaan i-drive. Magaan ang motor. Ayun, no? Feeling ko yung tagtag na sinasabi na may ari sa goma to. Matigas yung goma eh. Kung hanap mo lang talaga ay service na motor para tayo na marerecommend ko to. Long ride, tingin ko medyo pwede din. Huwag ka lang sasabay dun sa mga malalaking makina, di ba? Siyempre, mababaga lang ka sa motor mo. Baka mamaya tamaan ka ng sakit na upgrade din si SIM. Ayun, may huwahabol sa akin, naka-raider! Hindi pa wala labang, kuya! Ang ina! Puta, ang galing. Payo ko lang din kung bibili kayo. Pwede na to yung standard version. Ang wala niya lang naman is yung ano eh, yung stop and start system. Ako doon sa NMAX ko, hindi ko ginagamit yun. Medyo malakas siya sa battery pagka lagi mong gamit. Ah. Based lang sa experience ko, ewan ko sa ibang motorista kung ganun din yung papansin nila. Pero sa akin, pansin ko pagka sa stop and start system, tipid ka sa gas nga sa stoplight. Yung kanyang battery naman yung ano, medyo malakas kumain ng battery. Sa MIUI 125 ko nun, tayo na nalolobot eh. Putang ina, kunyari in-stop and start ko, malolobot yung Par. May start siyang isa, sunod na hindi na, malolobot na. Okay na rin to, yung standard version. Mga paddy natin dyan na gustong bumili nitong motor na to, okay, okay siya para sa akin ha. Walang hassle, magaan siya dalhin. Ngayon lang ako nakasakay dito ha. As in, first time to Par. Overtake. Yung tire na Dunlop Par, makapit lang ah. Ramdam ko eh. Yun o, kasyo. Eeeey! Yun o, pit ng pit. Acceleration niya Par, ah, medyo impressive. 0 to 30, mabilis niya abutin. Pero yung hanggang 60, medyo matagal. Yung mga overtake na maliliit, kayang-kaya Par. Salamat ha. Thank you Par ha. So mga paddy, maraming salamat sa tumapos ng video. Kung nagustuhan mo itong video na to is mag like ka na at mag subscribe. Automatic lang ang pangalan ko. Yeah. Yun lang. Thank you.